Hey hey hey, what's up mga ka-uragon? Welcome back to my channel. Kumusta naman kayo sa mga araw na ito? Sana ligtas kayo ngayon kung saan naman kayo naroroon. Mga ka-uragon, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa na naman tayo magsiservice. So 2019 model, so magsiservice ako ng pickup. Ang gagawin natin ay papalitan na naman natin lahat overall. So hindi lang filter kundi yung sa aircon at saka yung sa air filter. So bali papalitan ko lahat at yung sa air filter lang ay lilinisan lang kasi hindi naman siya advisable na palit ng palit. So sa ano lang, sa may makina lang sa filter, fuel lang papalitan. So by the way, so papatayin ko na to at magsisimula na ako. At so bali ang unahin ko pala ay bubuksan ko muna yung element bago sa may drain plug kasi mainit. So galing sa site. At so paano, samahan nyo ako sa aking trabaho. Let's get it out. Para lagi tayong safety. So kahit na may handbrake, kailangan din natin lagyan ng ano dito sa gulong. Para kung sakaling i-release, so meron tayong nakalagay. So bali nakapatong sa ano, kasi di ako makapasok. So bali natanggal ko na. Oh my God. So itong ano na to ay nahulog kasi. So ito may isip sa loob. So hindi siya madumi kasi kapapalit ko lang siya nung last 2 months ago. So bali yung nakaraan, madumi siya kasi napalitan siya. Mga 4 months na. 4 months, running 4-5 months. So bali, lilinisin ko na to. Kasi kailangan malinis, so madumi siya. So lilinisin ko siya ng diesel. Ito na siya. So meron siyang gasket dito sa may gilid. Gasket, ito yung gasket niya, O-ring. So bali, itong pangpasikip at para hindi siya mag-leak. So tinatakpan ito. So lalagyan ko na siya ng diesel. So kailangan siya ay puno din. Yan. So kailangan puno siya ng diesel para hindi tayo maano, mag-stress siya. Tapos na ako maglagay ng diesel at pinalitan ko ng bago. So ilalagay ko na siya. So pagkatapos ito sa baba naman. Kasi yung sa baba kailangan din siyang palitan. So tapos pagkatapos nito, so malamig na yung drain plug, so bubuksan ko na siya. So mahirap to kabit. Tapos yung nasa baba ang hirap din tanggalin. Hirap tanggalin kasi kailangan pag nagpalit ng filter element, so kailangan kasi tanggalin to kasi hindi naman kata na ano dito. So bali ito talaga yung kanyang design, so kailangan tanggalin compare sa ibang mga ano unit. So hindi na tinatanggal kasi walang ganito. What's up, so bali nandito ako sa ilalim. So ito ang papalitan ko siya. So bali dun sa ano, sa may yan. So ito yung bali, ito tatanggalin ko. So bali meron siyang nut, meron siyang bolt, so 12mm. So bali yan dun sa may makina. So bali tapos na. So gagawin ko dun ay ipapump ko siya yung manual pump. Tulad niya ng dati sinabi ko. So yung mga hose niya kasi wala siyang stock na diesel. So kailangan siyang ipump kasi ba, pag pinaandar siya, so aandar naman siya. So pag andar niya, siguro mga 1 minute, so mamamatay siya kasi wala siyang stock na diesel sa hose. So bali yung stock niya nandun lang sa may injection pump. So kaya mamamatay siya. So ngayon ang nangyari, magkakahangin siya. So pag in-start nyo, so di na siya mag-start kasi wala siyang diesel na stock. So kailangan ipump muna bago natin pandarin at i-release yung diesel para yung hangin makalabas, so di makapasok sa makina. So yun nun lang. So tatanggalin ko na to at sana nakatulong tong aking share na video at experience lang yun. So tatanggalin ko na to para magpalitan na kasi tanghali na. Bali nag-drain na ako yan. Nag-drain ko na. So bali ito, naikabit ko na yung ano, center element. So naikabit ko na. So bali ito na, na-drain ko na. So doon naman ako sa may filter, filter. So bali bubuksan ko siya, so lilinisan ko siya. So ito ay papabuhusan ko hanggang maubos, saka ipa-flush ko siya.
Yan, ito yung ipod. Easy ng ipod. Sobrang dumi. Kailangan kasi ito ay linisin. Kasi pag dito nilinis, pupunta sa evaporator. So, pag naabara doon yung evaporator, so mahina na yung hangin na papasok at lalabas. Parang ilong din yan. Kapag nabaraduan, masipon. So, hirap makahinga. So, parang ganito ito. So, kailangan ito malinis. Para yung evaporator, hindi madumihan. At kapag naglinis ang evaporator, ay tinatanggal dun sa may loob. So, pati yung preyo niya, natatanggal rin. Kasi, hindi nalilinisan dun ang loob. Sa loob, kung hindi tanggalin yung evaporator. So, okay na siya. Ilalagay ko na. No, tapos na. So, bali, tapos na ako mag ano ng filter. So, nilinisan ko. So, isasarado ko na to para malagyan ko na ng langis at mga ibalik ko na sa gagamitin kasi hapon na. So, kailangan. So, dadalian ko na to. So, ikakabit ko na yung kanyang bolt. Yun, no. So, bali, tapos na ako. So, bali, i-start ko na siya. So, bali, binomba ko muna yung ano pala sa mga manual pump bago ko i-start. Yan, so yan muna siya. At di ko muna open yung aircon. So bago pa lang lahat, ilalagbo ko din siya. At susulat ko para namamonitor yung odometer. At ito, di ko muna siya accelerate. So bubuksan ko yung aircon ng puno. Yan. So hanggang dito na lang ulit yung aking video. At sana nakatulong at nagustuhan nyo yung aking senior na video. So maraming salamat and God bless. So advance Merry Christmas. Thank you. Bye-bye.